Sa mundo kung saan lahat ng kababaihan ay may naglalakihang mga hinaharap na tila mga melon o pakwan, isinilang ang isang bata sa isang malayong probinsya na si Corazon Funeraria Pamintuan. At siya ang kauna-unahang babae na hindi binayayaan ng malaking hinaharap. Hanggang sa kanyang paglaki ay daladala niya ang problemang ito. Gagawin niya ang lahat para magkaroon ng malaking hinaharap. Magtagumpay kaya siya? Ay, umaga na pala. Wika ni Corazon nang siya ay magising pagsapit ng umaga. Nasundan iyon ang paghikab niya na tinapat niya pa ang kanyang palad sa harap ng bibig niya. Dahilan para kaagad niyang iiwas ang kanyang ulo. Grabe namang amoy yun. Daig pa tubig kanal. Reklamo ni Corazon sa kanyang sarili at tuluyan na siyang tumayo para buksan ang bintana sa kwarto niya na gawa sa kawayan. Tahimik na pinagmas na ni Corazon ang paligid habang ang haring araw ay unti-unti nang sumisilay. Ano ba to, Helen? May gumagapang na namang tatlong kuto sa ulan mo. Ano ba naman yung buhok mo? Buhok pa ba yan o mga kuto na may konting buhok? Natawa na lang si Corazon matapos niyang marinig ang malakas na sigaw ng nanay ni Helen, ang matalik niyang kaibigan na maraming kuto. Hindi ba? Jurassic Park talaga to. Pabirong sagot naman ang kaibigan ni Corazon sa nanay nito. Ay, naku ka talaga, Helen. Kapag talaga ikaw nilipad ng mga kuto mo, ihuhulog ka ng mga yan sa bukana ng bulkan. Patuloy sa paninermon ng nanay ni Helen. Si Aling Agapita talaga oh. Palabas pa nga lang ang araw, ang lakas na kagad ng sigaw. Aabot pa ata boses nito sa kabilang nayon eh. Reklamo ni Corazon sa kawalan habang pinapakinggan niya ang mag-ina. Si Mama, nagpapaniwala ka doon. Tingin mo ba kaya kong buhatin ang mga kuto? Eh si laki pa lang ng hinaharap ko. Baka hirap na silang buhatin ako. Kontra naman ni Helen. Dahil sa narinig ay napayuko tuloy si Corazon para tingnan ang kanyang dibdib. At tapabuntong hininga na lang siya dahil pantay na pantay ang kanyang katawan. At wala man lang nakausbong sa kanyang dibdib. Dibdib ba talaga to, opader? Eh mas pantay pa to kaysa sa plywood eh. Muling reklamo ni Corazon sa kanyang sarili. Lumaki si Corazon na may inggit sa mga babae sa kanyang paligid dahil lahat sila ay umaalog ang hinaharap kapag naglalakad. Samantalang si Corazon, kahit tumakbo siya ng tumakbo o tumalo ng tumalon ay walang umaalog. Para rin sa iba ay kakaiba si Corazon dahil siya lang ang nag-iisang flat-chested kaya takot sa kanyang lumapit ang mga ito. Dahil baka sila raw ay mahawaan ng inaakala nilang sakit ni Corazon na hindi pagkakaroon ng malapakwan na hinaharap. Dahil doon ay walang gusto na makipagkaibigan kay Corazon, maliban na lang kay Helen. Kaya kahit marami itong kuto, ay hinahayaan na lang ni Corazon dahil tanggap siya nito kahit wala siyang hinaharap. Kaya tinanggap niya lang din si Helen sa kabila ng pagkakaroon nito ng maraming kuto. Hindi matanggap ni Corazon na siya lang ang naiiba sa lahat ng kababaihan. Kaya gagawin niya lahat ng maaari niyang gawin para lang magkaroon ng malaking hinaharap. Saan mo ba ako dadaling, Corazon? Ang init-init oh! Nagtatakang tanong ni Helen nang bigla na lang siyang hilahin ni Corazon kanila sa kanilang bahay habang nagtatanggal siya ng mga kuto. At ngayon ay papasok na sila sa masukal na kagubatan. Dito, mayahanapin tayo dito. Huminto si Corazon sa paglalakad at itinuro niya ang gubat kung saan nagtataasan ang mga damo, talahib at kung ano-anong punong kahoy. Ha? Ano nga hanapin natin dito? Tanghaling tapat kung ano-anong naiisip mo. Reklamo ni Helen na mas lalo siyang nagtaka. Ano ka ba? Huwag ka na magreklamo, parang di naman tayo mag-best friend niyan. Pagkasabi no ni Corazon ay muli na naman niyang hinila si Helen. Kaya wala na itong nagawa kundi sumama sa kanya na pumasok sa loob ng kagubatan. Hahanap tayo dito ng halamang gamot na sampa-sampalukan. Pag-amin ni Corazon habang tumitingin-tingin na siya sa paligid para maghanap nito.
Sampasampalukan? May ganun ba? Saka, saan mo naman gagamitin? Meron bang may sakit at kailangan ng halamang gamot na yan? Sunod-sunod na tanong ni Helen. Oo, halamang gamot yun na mabisa para magpalabas ng kidney stones. Naisip ko na, baka kapag uminom ako nun, alam mo na, baka lumamas din at tumubo ng hinaharap ko at lumaki ng gaya sa'yo. Paliwanag ni Corazon. Nalaglag na lang ang panga ni Helen sa inamin ng kaibigan. Talaga, Corazon? Akala ko ba sumuko ka ng lalaki pa yan? Eh kung ano-ano nang sinubukan natin, hindi pa rin naman yan lumalaki. Kontra ni Helen na hindi pa rin makapaniwala sa kaibigan. Bago sinagot ni Corazon ang kaibigan, bigla niyang sinampal sa may noo si Helen. Ano ba naman yung kuto mo? Gumagapang na. Siguro wala na yung space sa buhok mo, kaya naghahanap na ng bago matitirhan. Kuto nang sumusuko sa'yo. Kaloka ka? Giit pa ni Corazon. Kung makasampal ka naman, parang lamok ang pinatay mo eh, hindi kuto. Reklamo ni Helen habang kumakamot siya sa parte ng noo niya kung saan sinampal ni Corazon. Huwag ka ng maraming dada. Samahan mo na lang ako maghanap, okay? Katwira naman ni Corazon at nagpatuloy na siya sa pagtingin-tingin sa paligid. Sabi nga nila, habang may buhay, may pag-asa. Malay natin, ito na palang solusyon sa matagal ko ng problema. Saka, alam mo ba, pakiramdam ko na ito na talaga ang makakagamot sa akin. Nararamdaman ko na talaga eh. Ang lakas ng kutob ko sa halamang gamot na to, epektibo talaga. Pagkumbinsi pa ni Corazon sa kaibigan. Sus, sinabi mo na rin yan noong nakaraan eh. Anong nangyari? Diba napahamak lang tayo? Kumuha tayo ng halamang gamot na alingatong. Yun pala sobrang kate at ang hapdi nun kapag nadikit sa balat. E di ang ending, isang linggo tayo ng tiis sa kate nun. Nang sa ganun, eh hindi natin kamutin para di magsugat. Pagpapaalala ni Helen sa nangyari nung huling beses na nagtungo din sila dito sa gubat. Eh, iba naman yun. Naniwala kasi ako nun sa testimonya ni Aling Basing. Kwentong barbero lang pala. Ito kasi, nabasa ko sa librong halamang gamot na to. Kaya panigurado kung totoo to. Giit pa ni Corazon. At pagkatapos nun, ay naghanap na sila ng naghanap sa halamang gamot na sampasampalukan. Ang katikati sa katawan nitong mga dahon! Patuloy sa pagreklamo si Helen sa gitna ng kanilang paghahanap. Diyan sa mga dahon nangangati ka, pero diyan sa mga kuto sa ulo mo parang wala lang. Galing mo rin, Day! Kansyaw ni Corazon, kaya napanguso na lang si Helen habang kumakamot siya sa kanyang balat. Hanggang sa nang hawiin ni Corazon ang malaking dahon na nakaharang sa kanyang harapan, nanlaki ang mga mata niya sa kanyang nakita. Ito na yun, Day! Ito na yung halamang gamot na hinahanap ko! Masayang sigaw ni Corazon na napatalon-talon pa siya sa sobrang tuwa at parang kumikislap pa ang mga mata sa nakita. Para pala siyang dahon ng sampalok? Inosenteng tanong ni Helen nang mapansin niya yon matapos niyang makita ang halamang gamot na tinutukoy ni Corazon. Kaya nga sampasampalukan ang tawag? Tatawagin ba niyang sampasampalukan kung mukhang talong? Kontra ni Corazon kay Helen. Sa bagay, may point ka ron. In fairness, matabang utak mo ah. Sana hinaharap mo rin, no? Pagkasabi nun ni Helen ay sinamaan siya ng tingin ni Corazon, kaya kaagad niyang binawi. Eh, joke lang, ito naman di mabiro. Sige na, kumuha ka na ng sampasampalukan dyan para makauwi na tayo. Mamaya matuklaw pa tayo ng ahas dito eh. Anya pa ni Helen. Hindi na lang pinansin ni Corazon ang sinabi ni Helen at kumuha na kaagad siya ng dahon ng halamang gamot na iyon hanggang sa tuluyan na silang makauwi sa kanilang mga bahay. Ano bang gagawin mo dyan, Corazon? Paano mo yung gagamitin? Takang tanong ni Helen habang nagpapaapoy si Corazon sa lutuan nilang yari sa tatlong bato na pinaikot para sa gitna mailagay ang mga kahoy na panggatong. Papakuluan lang, tapos iinumin ko yung katas. Ganun lang kadali. Gagawin ko yun sa loob ng 2 linggo. Sagot ni Corazon pagkatapos ay ipinatong na niya sa tatlong bato ang kawali na may lamang tubig. Matapos niyang mapaapoy ng tuluyan ang mga panggatong na kahoy.
Sana naman, epektibo na yan. Ako nang naaawa sa'yo eh. Baka mamaya pati dahon ng mangga pakuluan mo na rin. Punto ni Helen na napatapik pa siya sa kanyang ulo dahil siya ata ang mas napapagod para sa kanyang kaibigan. Kung hindi lang siya naaawa rito, ay hahayaan niya na lang itong mag-isa sa mga pinaggagawa nito. Ano ka ba, Day? Imposible nang mangyari yan dahil kampante na ako dito sa sampasampalukan. Hindi ako ipapahiya nito kaya paniguradong epektibo to. Malakas ang loob na katwira ni Corazon. Pagkalipas ng ilang minuto, ay tuluyan lang ang ininom ni Corazon ang pinakuluan niyang halamang gamot na puno ng pag-asa niya na ito na ang solusyon sa kanyang matagal na pinoproblema. Kinabukasan, pagkagising na pagkagising ni Corazon ay bigla niyang naramdaman na may kakaiba sa kanya. Hala, kumakati ang dibdib ko. Hala, totoo ba to? Mukhang epektibo nga ang halamang gamot. Nagising ng tuluyan ang diwa ni Corazon sa kanyang napansin. Tumayo na rin siya sa higaan habang patuloy siya sa pagkamot sa kanyang hinaharap. At dali-dali niyang pinuntahan si Helen sa bahay nila. Day! Day! Sabi ko naman sa'yo, epektibo ang halamang gamot eh. Bungad ni Corazon sa kaibigan niyang nasa gitna ng pagkain ng nilagang kamote. Kagulat ka naman, Corazon. Bigla-bigla ka nalang sumusulpot. Puna ni Helen dahil halos mapatalon siya sa gulat at nahulog pa ang isusubo na sana niyang kamote. Paano mo naman nasabing epektibo? Dagdag na tanong ni Helen. Eh ito, pagkagising ko. Nangangating dibdib ko, Day. Sabi sa'yo eh, tama talaga ako. My God, hindi na ako makapaghintay na lumaki ang mga to. Huyo talaga sa akin yung mga nambubuli sa dibdib ko. Tumatalon-talon na tugon ni Corazon na ubod ng saya na tila hindi siya mapakali at hindi makapaghintay na lumipas ang 2 linggo para makita ang resulta. Oh, edi congrats! Kaya kumalma ka muna dyan. Eto o kamote, kumain ka muna. Alok ni Helen sa kaibigan. Hindi na, Day. Baka kasi hindi pa matuloy paglaki ng dibdib ko kapag kumain ako niyan. Mahirap na, no? Ayokong maudlot to. Pagkasabi na ni Corazon, ay bigla na lang siyang umalis sa bahay ni na Helen. Kaya napailing-iling na lang si Helen. Lumipas pa ang mga araw at patuloy pa rin si Corazon sa pag-inom gabi-gabi ng halamang gamot. Hanggang sa lumipas na ang 1 linggo. Bakit ganun? Parang wala pang nangyayari. Tanong ni Corazon sa kanyang sarili habang nagbibihis siya pagkatapos niyang maligo dahil napansin niyang wala pa rin nagbabago sa dibdib niya o kahit may umuusbong man lang kahit parang pantal ay wala. Sa bagay, may 1 linggo pa naman. Baka nagre-ready pang dibdib ko dahil kapag lumusog to, baka kasing laki ng 3 bukong pinagsama-sama. Hinuha ni Corazon kaya nagpatuloy na lang siya sa pagbibihis niya. Hanggang sa lumipas ang 2 linggo, ngunit gaya noong 1 linggo, walang nangyaring pagbabago sa kanyang hinaharap. Okay lang yan, huwag ka nang malungkot. Baka hindi lang talaga para sa'yo ang malaking hinaharap. Ang mahalaga, ginawa mo lahat ng makakaya mo para palakihin yan. Kaya kung hindi man gumada, ang mahalaga ay sinubukan mo't wala kang pagsisisihan. Pag-comfort ni Helen sa malungkot niyang kaibigan. Tinapik-tapik niya pa ito sa may likuran malapit sa balikat para pagaanin ang loob ni Corazon. Eh kasi naman, umasa na ako ron eh. Akala ko talaga yung halamang gamot na sampasampalukan na yun na talaga ang solusyon. Hindi pa pala. Gusto ko lang naman lumaki ang hinaharap ko eh. Ganun ba talaga yun kahirap pangyari? Paglalabas ni Corazon ang kanyang hinaing. Napakibit balikat naman si Helen dahil hindi niya alam ang isasagot doon. Baka naudlot nung pumunta ka sa bahay ng nangatidibdib mo. Tumalon-talon ka kasi noon eh. Baka naalog kaya imbis na lumusog hindi na natuloy. Hinuha ng kaibigan ni Corazon dahilan para matahimik siya dahil napaisip siya na baka ganoon nga ang nangyari. Alam mo, Corazon, tingin ko hindi lang yan basta-basta madadaan sa halamang gamot. Biglang singit ng matandang babae sa pag-uusap nila Corazon at Helen. Kaya naman pareho silang napalingon sa nagsalitang matanda. Hindi kasi nila napansing nasa paligid ito
at naririnig ang pinag-uusapan nila. Kahit uugod-ugod na ang matanda, ay lumapit pa rin ito sa kanila. Ano pong ibig mong sabihin, Aling Susan? Takang tanong ni Corazon sa matanda. Baka kako, naengkanto ka. O baka naman kapag nangunguha kayo ng panggatong sa gubat, may natamaan kayong taong hindi nakikita, gaya ng duwende, nuno sa punso, o kung ano-ano pang mga elementong yan. Dapat kasi, nagtatabi-tabi ka para kapag nagambala mo sila, hindi sila nagagalit sa'yo. Paliwanag ng matandang babae, kaya nagkatinginan ang magkaibigan. Ano pong kailangan kong gawin? Tanong ni Corazon. Dapat pumunta ka na sa albularyo. Baka sakaling matulungan ka nila para alisin niyang sumpa sa dibdib mo. Tugon ng matanda, kaya napatango-tango si Corazon. Hindi mawala sa isip ni Corazon ang sinabi ng matanda, kaya gusto niyang magbaka sakaling tama nga ang sinabi nito. Kaya kahit padilim na ang langit dahil magagabi na, pinuntahan niya pa rin ang kaibigan niyang si Helen para magpasama rito. Oh, nangunguha ka na naman ng kuto. Palagi na lang kapag pinupuntahan kita, ganyan ang ginagawa mo. Pero nakakapagtaka dahil hindi naman nauubos. Bungad ni Corazon sa kanyang kaibigan, kaya inirapan lang siya ni Helen. Ito naman, napaka-pakilamera mo talaga. Matutulog na nga ako pagkatapos nito. Ba't nandito ka pa? Huwag mong sabihin hindi ka pa rin makamove on sa halamang gamot na yon na hindi naman umepekto at maglalabas ka na naman ng sama ng loob mo sa akin. Mahabang reklamo ni Helen at hinuha niya kay Corazon. Eh, hindi naman yun ang pinunta ko dito. Grabe ka sa akin ha. Kontra ni Corazon, kasabay ang paghaba ng kanyang uso. Napabuntong hininga naman si Helen dahil sa mukha ng kaibigan. Alam niyang kapag humahaba ang uso nito, ay mayroon itong kailangan sa kanya. Hay nako! O siya, ano naman dahilan at ba't ka napunta rito? Gabing-gabi na oh! Tanong ni Helen na nawawala na ng pasensya sa kaibigan. Eh kasi, papasama ako sa'yo. Punta tayo kay Mangkulas. Tura ni Corazon. Mangkulas? Yung matandang albularyo na nakatira dyan sa pinakataas ng bundok? Gilalas ni Helen sa sinabi ni Corazon. Samantalang nakangiti namang tumango si Corazon bilang tugon sa kaibigan. Ayoko nga! Talagang naniniwala ka sa sinabi ni Aling Susan ah? Alam mo naman yung mga sabi-sabi dito na aswang yung si Mangkulas. Mariing tanggi ni Helen na hininaan niya pa ang kanyang boses dahil sa takot. Sabi-sabi lang naman yun eh. Hindi yun totoo. Bakit? Nakita mo na ba si Mangkulas na lumilipad? O di kaya nasa taas ng bubong? Hindi pa naman di ba? Kaya sige na, samahan mo na ako. Pangungumbinsi at pamimilit ni Corazon. Ayoko nga, Day. Hindi ko talaga carry. Saka isipin mo naman, nasa taas ng bundok pa ang bahay nun. Tapos yung dadaanan natin puro puno at sobrang dilim. Ah, hindi ko kaya. Iniisip ko pa nga lang parang naiihina ako sa salwal ko eh. Tanggi pa rin ni Helen. Nai-imagine pa lang kasi yun ni Helen ay tinataalsan na siya ng mga balahibo. Pinilit pa ng pinilit ni Corazon ang kanyang kaibigan. Ngunit wala talaga siyang nagawa dahil pinangunahan na ito ng takot. Kaya bumagsak ang balikat ni Corazon. O sige, hindi na kita pipilitin ngayon. Basta bukas, sasamahan mo na ako kay Mangkulas. Pagdedesisyon ni Corazon. Oo na, sasamahan na kita bukas. Kung gusto mo, pagkagising natin, pumunta na tayo dun eh. Huwag lang talaga ngayong gabi. Hindi ko carry, okay? Pagpayag ni Helen at pagpapaliwanag. O sige, basta bukas ah. Paninigurado ni Corazon na kaagad naman siyang tinanguan ni Helen. Kaya love na love kita eh. Sige, uwi na ako. Bye! Tuluyang paalam ni Corazon na nagawa pa nitong mambola. Kinabukasan, pagkagising ni Corazon ay hindi na siya nagsayang ng oras at kaagad niyang pinuntahan si Helen sa bahay nito. Aling Agapita, si Helen po. Tanong ni Corazon sa nanay ni Helen na kasalukuyang nagwawalis sa harapan ng bakuran nito. Natutulog pa ata. Gisingin mo na nga lang, Corazon, at anong oras na tulog pa rin?
utos kay Corazon ng nanay ni Helen, kaya kaagad niya naman itong sinunod. Ngunit pagkapasok niya sa kwarto ni Helen, ay naabutan niyang gising na ito at nakahiga lang habang nakatulala sa bubong ng bahay nilang gawa sa dahon ng anahaw. Hoy te, ano pang ginagawa mo dyan? Tara na, punta na tayo kay Mangkulas! Gilalas ni Corazon dito, dahilan para magulat si Helen, dahil hindi niya namalayan ang pagpasok ni Corazon. Nagising tuloy ang diwa niya lalo pa nang hilahin na siya ni Corazon para tumayo. Kagulat ka naman? Saka kailangan ba agad-agad? Kagigising lang ng tao, oh. Eh, hindi ka pa nga ata naghihilamos? Tingnan mo naman, oh, may muta ka pa. Reklamo ni Helen kasabay ang pagpuna niya kay Corazon. Hayaan mo na yan. Maaalis din ang muta kong to. Tara na kasi. Sige ka, kapag hindi ka dyan tumayo, mamayang gabi ako sa'yo papasama dun. Patuloy sa paghila ni Corazon kay Helen na tinakot niya pa ito. Sabi mo kasi kagabi, kahit pagkagising na pagkagising natin, punta na tayo dun. Kiit pa ni Corazon. At sinunod mo rin talaga. Kaloko ka naman eh, ang aga-aga pa. Reklamo pa ni Helen, kaya mabilis siyang napakamot ng tuloy-tuloy sa kanyang ulo. Pagkatapos ay napipilitan na rin siyang tumayo. Dahan-dahan ka naman sa pagkamot. Baka mahulog na naman sa unan mo ang mga kuto. Mapagalitan ka na naman ni Aling Agapita. Natatawang puna ni Corazon sa kanyang kaibigan. Maya-maya ay nagsimula na silang maglakad papunta sa taas ng bundok kung saan nila matatagpuan ang bahay ni Mangkulas. Wala namang nagawa si Helen dahil sa takot na baka mamayang gabi nga siya aayain ni Corazon at ayaw naman niyang mangyari yun. Ano ba yan? Nagugutom na ako. Nagre-reklamo na tiyan ko. Panay sa reklamo si Helen habang naglalakad sila ni Corazon paakyat ng bundok. Tiisin mo na lang. Minsan ka lang naman magugutom eh. Saka, nakikita mo ba yung saging na yan? Kunin natin mamaya pag uwi natin para ilaga natin pang almusal. Tugon ni Corazon na itinuro niya pa ang isang puno ng saging kung saan hinugna ang mga bunga nito. Sige, kaya bilisan na natin para makauwi ka agad tayo. Pagsang-ayon ni Helen, kaya binilisan na nila ang paglalakad hanggang sa makarating na sila sa bahay kubo ng matandang albularyo. Tao po, Mangkulas, nandyan po ba kayo? Pagtawag ni Corazon sa matanda, samantalang si Helen ay nagtatago sa likod niya dahil natatakot ito. Anong kailangan niyo sa akin? Halos mapatalon sa gulat sina Corazon at Helen nang magsalita ang matanda na nasa likuran pala nila. Humigpit ang kapit ni Helen kay Corazon kasabay ang pagharap niya sa matanda. Napansin niya ang mga daladala nitong iba't ibang klase ng gulay. Ano po kasi? Magpapagamot po sana ako sa inyo. Kasi pansin niyo naman po diba na wala akong dibdib. Baka po kasi napagtripan ako ng mga taong hindi nakikita, kaya ganito ang nangyari sa akin. Paliwanag ni Corazon na nauutal pa siya dahil maging siya ay natakot din dahil sa bigla nitong pagsulpot sa likuran nila. Tinititigan muna saglit ng matanda si Corazon. Pagkatapos nun ay nagsimula na siyang maglakad papasok sa bahay niya nang walang sinasabi na kahit anong salita. Sinundan naman ito ng tingin nila Corazon at Helen. Nakakailang hakbang pa lang ang matanda nang bigla itong huminto sa paglalakad. Diyan muna kayo. Ihahanda ko lang ang mga gagamitin. Mahina ang boses na wika ng matanda at ang patuloy na itong pumasok sa bahay niya. Nagkatinginan naman sina Corazon at Helen dahil doon. Ano day? Tutuloy pa ba tayo? Nakakatakot ang matanda. Bulong ni Helen kay Corazon na hanggang ngayon ay nakakapit pa rin siya dito. Tiisin mo na lang muna yung takot mo. Nandito na tayo eh. Sayang naman ang pagkakataon. Pigil ni Corazon sa kanyang kaibigan. Pasok na kayo. Nagulat na naman ang dalawa nang biglang magsalita ang matanda. Tuluyan na silang pumasok sa loob ng bahay nito kahit pa nakakaramdam sila ng kakaibang takot. Nagsimula na ang matanda sa gagawin niyang orasyon. Samantalang habang si Helen ay nanunood lang at walang magawa, bigla niyang naamoy ang tila masarap na pagkain. Dahil sa gutom
ay sinundan niya ng tingin ang amoy hanggang sa makita niya ang isang bangkok na umuusok-usok pa ang laman nito. Tiyak na bagong luto pa lang. Napalunok ng sariling laway si Helen. Pagkatapos ay lumapit pa siya sa pagkain dahil naaakit siya nito dahil nagugutom na talaga siya. Nakakatakam naman ang almusal mo, Mangkulas. Bulalo po ba to? Hindi na mapigilan ni Helen ang sarili, kaya tinanong na niya ang matanda sa pag-asam na baka ayain siya nitong kumain. Oo, masarap yan. Sakto may kinatay akong tao kagabi. Ayan, ginawa kong bulalo ang binti niya. Pagkasabi nun ng matanda ay nagkatinginan sina Corazon at Helen at walang ano-ano ay bigla na lang silang kumaripas ng takbo paalis sa bahay ng matanda. Tawa naman ang tawa ang matanda nang mabilis na tumakbo ang dalawa. Lalo pa nang mapansin niya ang mukha ng mga itong takot na takot. Nagpapaniwala kasing aswang ako. Yan tuloy, takot na takot kayo. Biro pa ng matanda pagkatapos ay kinain na lang niya ang bulalong gawa naman talaga sa karne ng hayop. Hintayin mo ako, Helen! Sigaw ni Corazon dahil masyado nang nangunguna si Helen na animoy si Flash kung tumakbo. Samantalang siya ay panay ang lingon sa likuran dahil baka nakasunod sa kanya ang matanda. Bahala ka dyan! Bilisan mo kasi! Sigaw din pabalik ni Helen na hindi man lang niya nilingon pabalik si Corazon dahil tuloy lang siya sa pagtakbo. Wala naman na si Mangkulas! Hindi naman sumunod! Pahinga muna tayo! Kiit pa ni Corazon. Sakto naman na nasa tapat na si Helen ang tulay na yari sa kawayan. Dahil sa ilalim nito ay may maliit na sapa. Kaya wala silang madadaanan na iba kundi sa tulay na kawayan. Natatakot namang tumakbo doon si Helen dahil baka mahulog siya o di kaya ay maputol ang kawayan. Kaya huminto muna siya sa pagtakbo. Ang bagal mong tumakbo! Reklamo ni Helen kay Corazon habang hingal na hingal siya. Ikilan ba ako bumili sa pagtakbo? Habol hininga namang kontra ni Corazon nang makalapit na siya kay Helen. Sabi ko naman kasi sa iyong aswang talaga si Mangkulas eh. Hindi ka kasi naniniwala. Saad pa ni Helen na naniwala talaga siya sa sinabi ng matanda kahit binibiro lang siya nito. Malay ko ba? Ang mahalaga ngayon eh alam na natin. Hindi na talaga ako babalik dun. Katakot naman yung matandang yun. Tugon ni Corazon na hanggang ngayon ay nakakaramdam pa rin siya ng takot. Mas lalo naman ako. Pero naisip ko lang, kanino kaya ang binti ang niluto niya? Tanong ni Helen kasabay ang paglingon niya sa taas ng bundok kung saan nakatira ang matanda at laking gulat niya nang makita niya ang matanda na nasa labas ng bahay nito at sila ang tinitingnan. Corazon, tingnan mo oh! Nakatingin siya sa atin! Natatakot na pag-imporma ni Helen sa kaibigan, kaya napalingon naman doon si Corazon. At nagkatinginan na naman silang dalawa, dahilan para mabilis silang tumakbo sa tulay. Nag-uunahan pa silang dalawa dahil maliit lang ito at isang tao lang ang kasya sa paghakbang. Dahil sa pag-uunahan nila, ay nahulog sila sa sapa na wala na masyadong tubig dahil sa sobrang init ng panahon. Ngunit, ang mas masaklap pa roon ay pareho silang nahulog sa kulay itim na dumi ng kalabaw. Yak! Kadiri! Mama! Tain ang kalabaw! Mangiyak-ngiyak na sigaw ni Corazon nang mapagtanto niya yun. Lalo pat na sa mga palad niya at binti ang tain ng kalabaw. Wisit! Ang baho naman! Kadiri! Reklamo rin ni Helen. Dahil nasa buhok niya naman napunta ang dumi ng kalabaw dahil sakto na ulo niya ang tumama sa dumi nito. Kaya tuloy kahit sa pisngi niya ay may mga dumi ng kalabaw. Dahil doon ay humagalpak ng tawa si Corazon nang mapagtanto niyang mas malala ang sinapit ni Helen. Bakit mo naman ginawang shampoo ang tayo ng kalabaw, Helen? Pangalis mo ba yan ang kuto? Pang-asar ni Corazon na muling nasundan ng malakas niyang pagtawa na napahawak pa siya sa kanyang bibig habang tumatawa. Nawala sa isip niyang nasa palad pala niya ang tae. Dahil sa ginawa ni Corazon ay napatawa naman ng malakas si Helen. Bakit mo naman sinusubo ang tae ng kalabaw?
Hindi yan chocolate cake, Corazon. Pang-asar din ni Helen hanggang sa pareho na silang natawa sa isa't isa. Anong ginagawa niyo dyan? Biglang natigilan ang dalawa sa kanilang pagtawa nang marinig nila ang boses na yun. Sabay pa silang dahan-dahan na napalingon sa nagsalita. At nang makita nilang si Mangkulas Iyon ay dali-dali na naman silang kumaripas ng takbo. Walang hintuan ang kanilang pagtakbo hanggang sa makarating na sila sa poso malapit sa bahay nila para maligo dahil pareho silang amoy dumi ng kalabaw. Bisit yung si Mangkulas, bigla-bigla nilang sumusulpot para tuloy akong aatakihin sa puso. Reklamo ni Helen habang siya ang nagbobomba sa poso para may lumabas na tubig. Ang bilis niya naman ata makababa galing sa taas. Lumipad siguro yun. Hinuha ni Corazon habang binubuhusan ang sarili ng tubig. Huwag na nga nating pag-usapan ng matandang yun. Nakakatakot talaga siya. Puna ni Helen sa kaibigan. Ikaw naman magbomba dito, ako naman maliligo. Maya-maya'y utos ni Helen kay Corazon na kaagad namang nakipagpalitan si Corazon sa kaibigan. Ano bang pinagkagawa niyong dalawa kayo? Ba't nahulog kayo sa tulay, ha? Biglang dumating ang nanay ni Helen, kaya natahimik ang dalawa. Ah, naghaharutan lang kasi kami sa tulay, Aling Agapita. Ayun, nahulog. Pagdadahilan ni Corazon, ayaw naman niyang sabihin na galing sila kay Mangkulas para ipagamot ang dibdib niya. Kayong dalawa talaga? Ang tatanda niyo na para kayong bata kung magharutan. Paninerimo ni Aling Agapita sa dalawa. Oh, itong sabon na to ang gamitin nyo para bumango kayo at mawala ang amoy ng tae ng kalabaw. Dagdag ng nanay ni Helen na inabutan niya pa ng tag-isang sabon sina Helen at Corazon. Wow! Mukhang mamahalin to Aling Agapita. San po to galing? Tanong ni Corazon dahil ito ang unang beses na nakakita siya ng ganitong klase ng sabon sa tanang buhay niya. Kaya sa tingin niya ay mamahalin ito. Dali-dali niya pa itong binuksan at inamoy na nagustuhan naman niya ng sobra dahil sobrang bango nito. Oo nga, Nay. Ngayon ko lang to nakita. Dagdag ni Helen dahil sa kuryosidad. May dumating kasi galing sa Maynila. Apo ni Mang Tasyo. Eh, sakto napadaan ako kaya naabutan din ako ng sabon at lotion. Tugon ang nanay ni Helen. Apo ni Mang Tasyo? Sinong apo po? Takang tanong ni Corazon. Hindi ko lang alam. Kasi hindi ko nakita. Natutulog daw eh nung napadaan ako. Mukhang pagod sa biyahe. Basta ang sabi ni Mang Tasyo, pinauwi yan dito bilang parusa ng mga magulang niya dahil naaatik daw sa sugal at masyadong gastador. Pero mabait daw yun sabi ni Mang Tasyo. Nahawaan lang ng mga barkada. Muling sagot ng nanay ni Helen. Kaya napatangu-tangu naman si Corazon. O siya, yung niluluto ko pala. Diyan na kayo't ayusin yung pagligo nyo. Ang mabaho nyo. Paalam ni Aling Agapita na may pahabol pang reklamo. Sino kayang apo ni Mang Tasha yun, Helen? Tanong pa ni Corazon sa kaibigan. Naaalala ko kasi no mga bata pa tayo. May kalaro tayong apo ni Mang Tasha. Yung lalaki, di ba? Kaso, saglit lang ata ang itinagal nun dito tapos umalis din kaagad. Hinuha pa ni Corazon. Oo, naaalala ko rin yun. Kaso, hindi ko na matandaan pangalan niya eh. Saka, paniguradong nakalimutan na tayo noon. 23 na tayo ngayon eh. Tapos mga nasa 6 o 7 years old pa lang tayo noon. Tugon naman ni Helen. Sa bagay, saka malalaman din natin kung sino yun. Pagsang-ayon ni Corazon at muli na silang dalawa na nagpatuloy sa pagligo. Siguro, tatanggapin ko na lang na ganito na talaga ang kapalaran ko. Na hindi na talaga magiging kagaya ng sa inyong hinaharap ko. Pagsapit ng hapon, ay magkasama na naman sina Corazon at Helen na ngayon ay nakaupo sila sa isang natumbang puno ng nyog sa bakanting lote kung saan dito tumatambay ang mga tao dahil mas mahangin dito lalo pagsapit ng hapon. Ganun na nga lang siguro. Saka wala namang masama kahit wala kang dibdib. Ang mahalaga, mabuti ang kalooban mo. Saka tingnan mo naman oh, bawing-bawi ka naman sa mukha. Puri ni Helen sa kaibigan. Sus, sinasabi mo lang yan para pagaanin ang loob ko.
Kontra naman ni Corazon na tila ayaw nitong maniwala. Totoo nga, aani mo naman ang malaking dibdib kung mukha ka namang kalabaw. Tingnan mo naman si Gloria, ganda-gandahan palagi ang atake. Mukha namang pinagsama-samang sama ng loobang itsura. Pangungumbinsin ni Helen na dinabay niya pa ang babae na mula pagkabata pa lang nila ay palagi nang binubuli nito si Corazon dahil wala nga itong ipagmamalaking hinaharap. Huy, tumigil ka nga, baka marinig ka. Mabilis na suway ni Corazon sa kaibigan habang nagpipigil siya ng tawa dahil nasa paligid lang nila si Gloria na nakikipagharutan sa mga lalaking tambay. O bakit? Totoo naman ah. Git pa ni Helen, kaya natawa sila ng malakas ni Corazon. Dahilan para marinig sila ni Gloria, kaya mabilis itong lumapit sa kanila. Nandito pala ang babaeng pinaglihi sa poste. Pangasar ni Gloria kay Corazon. Pinagtatawanan niyo ba ako? Dagdag pa nitong tanong. Hala, nandito pala ang babaeng pinaglihi sa tambutso ng motor. Buwelta naman ni Helen, kaya nakagat ni Corazon ang ibabang parte ng labi niya para pigilan ang sariling matawa. Ay, tambutso ba ng motor? Akala ko, gasol na kinakalawang. Dagdag pa ni Corazon na pangasar. Ewan ko sa inyo. Kesa magsayang ako ng oras inyo, magpapaganda na lang ako dahil nandyan na ang gwapong apo ni Mang Tasyo. Pag-iiba ni Gloria na kaagad na siyang tumalikod at naglakad paalis dahil hindi niya maaasar si Corazon. Ito kasi ang unang beses na lumaban sa kanya si Corazon at hindi niya yon inaasahan. Kahit 10 kilo pa ng foundation ilagay mo sa mukha mo, kulang pa rin yon para pagandahin ka. Pahabol pa ni Corazon pero hindi na siya pinansin ni Gloria. Totoo ba yung narinig ko? Lumalaban ka na ngayon kay Gloria? Tameme siya eh. Napansin din niyo ni Helen at maging siya ay nabigla. Napagtanto ko kasi na kung hahayaan ko lang si Gloria na palagi akong aasarin, ibubuli, ipapahiya at talait-laitin, hindi niya ako titigilan kahit kailan. Pahayag ni Corazon dahilan para mapangiti si Helen. Yan, ganyan dapat. Mabulit na tauhan ka na. Tingnan mo naman, unang beses pa lang na lumaban ka kay Gloria, tumalikot na kaagad siya. Mukhang titigilan ka na niyan kasi lumalaban ka na eh. Masaya para sa kaibigan na tugon ni Helen. Pero alam mo, naiingit pa rin ako kay Gloria. Pahabol ni Corazon. Ha? Bakit naman? Kunot noong tanong ni Helen. Eh kasi siya, maraming nagkakagustong lalaki. Samantalang sa akin kahit isa wala man lang. Makita lang kasi nilang wala akong dibdib, parang natatakot na sila sa akin. Na parang nga lang akong poste, gaya ng sabi ni Gloria. Paliwanag ni Corazon dahil sa kaloob-looban niya ay hindi niya maalis ang ma-insecure at mawala ng confidence sa sarili dahil sa pagiging kakaiba niya sa lahat. Ito naman, hindi naman sa laki ng dibdib na susukat ang pagmamahal. Basta ako, naniniwala ako na balang araw darating ang lalaking mamahalin ka ng buo at tatanggapin ka gaano ka man kaiba sa lahat dahil ganoon ang tunay na pagmamahal. Pahayag ni Helen sa kanyang kaibigan. Hoy, nakikinig ka ba? Dagdag na tanong ni Helen dahil hindi pinansin ni Corazon ang sinabi niya at napansin niya pang natulala bigla si Corazon at may kung ano itong tinitignan. Kaya napalingon din siya kung saan nakatingin si Corazon at doon nga niya nakita ang napakagwapong lalaki na ngayon niya lang nakita dito sa lugar nila. Samantalang si Corazon naman ay parang tumigil sa pag-ikot ang kanyang mundo at tila bumagal ang oras nang makita niya ang lalaking ito na ubod ng kagwapuhan. Mula sa perpektong hugis ng mukha nito, mapupungay na mata at makapal na mga kilay nito hanggang sa ilong nito na maganda ang pagkakakurba na bumagay sa mapupulan niyang labi. Napansin din ni Corazon ang maganda nitong katawan na tila batak sa gym at ubod pa ito ng tangkad. OMG! Ang gwapo niya! Kumento ni Helen habang niyuyugyug niya si Corazon. Oo nga eh, iyan na kaya yung apo ni Mang Tasyo? Pagsang-ayon ni Corazon at hinuha niya pa. Malamang sa malamang, yan lang naman ang bagong mukha dito. Sagot pa ni Helen. Uy, baka matunaw yan ah,
tulalang tulala ka eh. Bet mo, no? Ayee, bahaya ng para sa'yo. Panunokso ni Helen dahil napansin niya yon. Hi, ako nga pala si Gloria. Hindi kaagad nakapagsalita si Corazon dahil napunta ang atensyon niya kay Gloria na kaagad lumapit sa lalaking yon. Nagpapacute pa ito sa lalaki at parang kumekending-kending pa. Hindi ah, sa gwapo ba namang yan? Ang labo masyado no? Ni hindi nga takot yan mapapansin, kaya hindi ako interesado. Saka, ayun na si Gloria oh, paniguradong magugustuhan niya agad to. Tanggi ni Corazon dahil hindi na siya umaasa sa ganong bagay at pinapaniwala niya sa kanyang sarili na wala siyang laban kay Gloria. Ito naman, wala ka talagang tiwala sa sarili mo. Maganda ka naman, mabait, wala nga lang dibdib, pero maganda ka nga. Giit pa ni Helen. Sige, ipamukha mo pa masyado. Oo na, alam ko nang wala akong dibdib. Grabe ka mang hiltok, ang sakit mo ah. Reklamo ni Corazon sa kaibigan, kaya natawa na lang sa kanya si Helen. Hala, tumingin siya sa'yo. Tingnan mo oh, tinititigin ka niya, Corazon. Muling niyugyug ni Helen si Corazon para sabihin ang napansin niyang yun. Pasimple namang tumingin si Corazon sa lalaki. At nang tama nga ang sinabi ni Helen, ay dali-dali siyang yumuko dahil tila naniliit siya at nahihiya para sa sarili. Nakatingin pa ba sa akin? Tanong ni Corazon sa kaibigan dahil nanatili siya na kayoko. Oo, Day! Hindi niya inalis ang tingin sa'yo! OMG! Baka bet ka niya! Tugon ni Helen na tila kinikilig pa ito. Anong bet ka dyan? Ang sabihin mo baka nawiwirdohan na yan sa akin. Dahil napansin niya na siguro na para akong poste. Kontra naman ni Corazon. Ewan ko sa'yo. Naniniwala ka kasi sa mga sinasabi sa'yo ni Gloria. Kaya wala ka tuloy tiwala sa sarili mo. Puna ni Helen sa kaibigan. Tama naman talaga si Gloria eh. Na walang lalaki ang magkakamali sa babaeng kagaya ko. Kaya wag na akong umasang may magkakagusto sa akin. Katwiran pa ni Corazon dahil tumatak na sa isipan niya ang mga salitang iyon na binitawan ni Gloria sa kanya noon pa man na hanggang ngayon ay daladala niya ito. Wisit kasing Gloria yan eh, kung ano-anong sinasabi sa'yo. Akala mo naman kagandahan. Naiinis na wika ni Helen dahil hindi naman niya masisisi si Corazon kung bakit ito nagkakaganito. Ayan, umeksena na naman si Gloria. Di ka na tuloy tinignan ng lalaki? Papansin talaga kahit kailan ang babaeng yan? Makakita lang ng gwapo eh. Dagdag pa ni Helen. Hayaan mo na siya. Tara na, umuwi na tayo. Magsasayang pa pala ako. Pauwi na yun sila tatay, galing sakahan. Pag-aaya ni Corazon kay Helen at nagsimula na silang maglakad paalis. Samantala, habang naglalakad paalis sina Corazon at Helen, ay sinundan sila ng tingin ng lalaki. Sinong babaeng yun na nakadilaw na damit, baste? Tanong ng lalaki sa pinsan niyang anak ni Mang Tasyo. Ah, si Corazon yan. Bakit? Bintana? Natatakot ka no? Ngayon ka lang ba nakakita ng babaeng walang dibdib? Natatawang tanong ni Baste sa pinsan niyang lalaki na nagngangalang Window. Ngunit mas gusto niya itong tawaging Bintana. Nagtaka naman si Window sa sinabi ng pinsan niya dahil hindi na bago sa kanya ang makakita ng flat-chested at wala namang kaso sa kanya yon. Ha? Ano namang nakakatakot dun? Saka bakit mo tinatawanan? Masama yan, pinsan. Kontra dito ni Window, kaya napahinto na lang si Baste sa pagtawa. Eh, syempre, nakakatawa naman talaga siyang tingnan. Para kasi siyang pader, pantay na pantay eh. Paliwanag pa ni Baste. Natahimik na lang si Window sa inasal ng kanyang pinsan. Hindi naman niya magawang sawayin at magalit dito dahil ayaw niyang mag-away sila. Lalo pat dito siya sa bahay ng pinsan niya pansamantalang nakatira habang nandito siya sa probinsya. Eh, bakit mo nga natalong? Muling tanong ni Baste kay Window nang mapansin niyang natahimik ito. Ah, wala naman. Ang ganda niya kasi. Pag-amin ni Window na tila interesado pa siyang makilala si Corazon. Ewan ko sa'yo, pinsan. Ano namang maganda dun? Eh, wala kang malalama sa kanya.
Natatawa na namang kontra ni Baste. Dahilan para kumuyo mang kamao ni Window dahil medyo naiinis na siya sa pananalita ng kanyang pinsan. Tara na, pag-basketball na lang tayo. Huwag mo nang intindihin si Corazon. Dagdag pa ni Baste. Hindi na pinsan, masakit ang tiyan ko eh. Uwi na lang ako sa bahay niyo. Kayo na lang maglaro. Tanggi ni Window at tuluyan na siyang naglakad paalis na hindi na niya hinintay ang sasabihin ni Baste. Tigla kasi siyang nainis sa kanyang pinsan at kaunti na lang ay masusuntok na niya ito. Kaya mas pinili na lang niyang umiwas kaagad dito bago niya pa ito masaktan. Hindi niya kasi maintindihan ang mga pinagsasabi nito kung bakit kailangang pagsalitaan ng ganon si Corazon. At dahil doon ay mas lalo tuloy siyang nagkaroon ng interes na makilala si Corazon. Dahil sa mga sinabi ni Baste na labis niyang ipinagtaka. Simula ng unang beses na makita ni Window si Corazon, palagi na niya itong hinihintay na dumaan sa harapan ng bahay nila. Hindi niya mawari kung anong mayroon kay Corazon, bakit gusto niya itong makita ulit. Hanggang sa pagsapit ng hapon, nakita niyang dumaan si Corazon, kaya kaagad niya itong nilapitan. Hello, pwede bang magtanong? Bungad ni Window kahit wala naman talaga siyang itatanong. Gusto niya lang makausap si Corazon. Ano yun? Nauutal na sagot ni Corazon dahil ikinabigla niya ang paglapit ni Window. Mabilis niya pang hinarang sa dibdib niya ang mga dahon ng malunggay na pinitis niya na pangsahog sa ulam para hindi mapansin ni Window ang dibdib niya. Napaisip naman tuloy si Window kung anong itatanong niya dahil wala naman talaga siyang itatanong sana. Itatanong ko kung ano, kung saan yung poso dito? Oo, yung poso nga. Nakahinga ng maluwag si Window nang mayroon na siyang maisip. Bigla namang kumunot ang noo ni Corazon sa tanong ng lalaki. Ha? Hindi mo ba alam? Parang napansin ko kaninang umaga na naliligo kayo din ni Baste. Punto ni Corazon na medyo naiilang pa siyang magsalita. Dahil nakatitig sa labi niya si Window habang nagsasalita siya. Nakalimutan ko yung daan. Iigib sana ako ng tubig eh. Palusot pa ni Window habang kumakamot sa ulo. Ganun ba? Malapit lang yun sa bahay. Kung gusto mo, samahan na lang kita. Suwesyon ni Corazon na ikinangiti naman ni Window. Sige ba? Teka lang ah, kukuha lang ako ng paglalagyan ng tubig. Paalam ni Window. Tumango naman si Corazon bilang pagsang-ayon. Kaya dali-daling pumasok si Window sa bahay nila Baste. Hoy, ano yung nakita ko Corazon? Nagpapansin ka kay Window no? Bigla namang lumapit si Gloria kay Corazon. Nabahagyan niya pang itinulak sa balikat si Corazon dahil napansin niya ang pag-uusap ni Corazon at Window. At hindi niya nagustuhan iyon dahil may gusto siya sa lalaki. Anong pinagsasabi mo dyan, Gloria? Tanong ni Corazon dito na ikinabigla niya pa ang biglang paglapit at pagtulak sa kanya ni Gloria. Mama, ang maangan ka pa? Talaga namang sinasadya mo magpapansin kay Window. Buwelta ni Gloria. Sa kanyang inis ay bigla niyang hinawakan si Gloria sa buhok at bahagya niya itong sinabunutan. Kaya napadaing si Corazon. Aray ko, Gloria! Bitawan mo nga ako! Nasasaktan ako eh. Saka si Window ang lumapit sa akin, okay? Hindi ako papansin kagaya mo. Kontra ni Corazon, dahilan para mas lalong humigpit ang pagkakasabunot ni Gloria sa kanyang buhok. At talaga namang ang kapal na mukha mo? Si Window lalapitan ka? Posible lang yun kung pinayuma mo siya o nabagok ang ulo niya. Bulyaw ni Gloria dahil mas lalo siyang nainis sa sinabi ni Corazon. Kaya naman mas lalo ding humigpit ang pagsabunot niya kay Corazon. Dahilan para mabitawan na niya ang mga pinitas na malunggay dahil hinahawakan niya sa kamay si Gloria para pigilan ito sa pagsabunot sa kanya habang napapangiwi siya sa sakit. Gumising ka na, Corazon! Sa tingin mo talaga may lalaki magkakagusto sa'yo? Tingnan mo nga yung sarili mo! Nasaan pa yung dibdib mo? Di ba wala? Sa tingin mo ba may magkakagusto sa'yong lalaki kung ganyan ka? Wala, okay? Wala. Kaya kung ako sa'yo, magtatago na lang ako habang buhay dahil nakakatakot ang itsura.
Hindi natapos ni Gloria ang mga gustong sabihin niya kay Corazon nang bigla na lang dumating si Window at mabilis nitong inalis ang kamay ni Gloria na nasa buhok ni Corazon. Ano bang problema mo, Gloria? Ano bang ginagawa sa iyo ni Corazon para pagsalitaan mo siya ng ganyan? Nandidilim ang paningin na sigaw ni Window kay Gloria. Eh kasi itong si Corazon, kung ano-anong sinasabi sa akin, tapos sinampal pa ako. Kaya gumanti lang ako. Katwira ni Gloria na para siyang biglang naging maamong tupa habang nagpapaawa kay Window na kunwari ay mangiyak-ngiyak pa siya. Ako pa nanampal sa'yo, e ikaw nga tong sumugod bigla sa akin para itulak at sabunutan ako. Mabilis na kontra naman ni Corazon. Huwag kang sinungaling, Corazon! Kaagad na tanggi ni Gloria. Ikaw ang huwag magsinungaling, Gloria! Kaagad na singit ni Window. Akala mo ba hindi ko alam ang pinagkakagawa mo kay Corazon? Nasabi na sa akin ni Mang Tasyo lahat-lahat, kaya kilala na kita. Di ba hilig mong ibuli tong si Corazon? Kesyo wala siyang dibdib. Dagdag pang punto ni Window, samantalang napayoko naman si Corazon dahil sa iya matapos niyang marinig ang sinabi ni Window. Totoo naman ah, real talk lang ang sinabi ko. Wala naman talaga siyang dibdib ah. Katwiran pa ni Gloria. Eh ano naman ngayon? May problema ka ba kung wala siyang dibdib? Eh ikaw nga, kung gano'ng kalaki ang dibdib mo, siya namang kinaliit at kinakitid ng utak mo. Tura ni Window, dahilan para matulo si Gloria sa kinatatayuan niya at hindi siya makapagsalita. Para lang malaman mo, walang silbi ang malaki mong dibdib kung wala ka namang utak. Saka di yamak na mas maganda si Corazon kaysa sayo. Kitang-kita nga kalakihan ng dibdib mo. Nagtatago naman kagandahan mo't hindi na makita kahit sa mukha mo. Pahabol pa ni Window, kaya kumibot-kibot na lang ang bibig ni Gloria na tila nawalan ito ng boses dahil nasaktan siya sa mga sinabi ni Window. Pagkasabi no ni Window, ay pinulot na niya ang mga dahon ng malunggay na nagkalat sa lupa. Tara na, Corazon. Hayaan na natin siya. Baka di lang siya mahal ng mga magulang niya kaya ganyan siya. Katwira ni Window at inaya na niya si Corazon paalis. Eh, wala naman na siyang magulang eh. Iniwan na siya. Pag-amin ni Corazon abang naglalakad na sila ni Window paalis, sinadya niya pang laksan ang boses niya para marinig siya ni Gloria. Kaya naman pala. Tugon pa ni Window habang si Gloria ay naiwang mag-isa at unti-unti nang pumatak ang mga luha niya dahil labis-labis siyang nasaktan sa kanyang mga narinig. Salamat ah, dahil ipinagtanggol mo ako kay Gloria. Sa totoo lang, sanay na rin ako sa palaging pang-aasar nun at pananakit. Wika ni Corazon habang nasa poso sila ni Window. Wala yun. Saka mali naman talagang ginagawa niya eh. Wala siyang karapatang gawin yun sa'yo. Kaya dapat, huwag mong hahayaang palagi kanyang saktan dahil hindi yan titigil. Katwira ni Window. Pero sabi mo nga kanina, tingin ko titigil na yun. Tagos na tagos sa puso yun eh. Di nga siya makagalaw kanina. Kontra naman ni Corazon, dahilan para bahagyang matawa si Window. Dapat lang yun sa kanya, no? Para matauhan na siya. Tugon pa ni Window. Nagpatuloy silang dalawa sa pag-uusap at hindi nila namalayan ang paglipas ng oras. Tingin nila ay ang gaan-gaan ang loob nila sa isa't isa. Kahit ito ang unang beses na nakapag-usap sila. Matapos ang pangyayaring iyon, ay napadalas ang pag-uusap nilang dalawa na halos ay araw-araw na. Kahit may kaunting pagtingin si Corazon kay Window, hindi niya iyon binigyan ng malisya. Sa kadahilan ng iniisip niyang gusto lang makipagkaibigan sa kanya ni Window at hindi naman siya umaasang magugustuhan siya nito. Ngunit wala siyang kamalay-malay na may pagtingin nga sa kanya ang binata. Halata naman iyon sa mga ikinikilos ng binata. Ngunit sadyang matigas lang si Corazon at walang tiwala sa sariling may lalaki pang magkakagusto sa kanya. Uy, tulala na naman siya. Si Window na naman yung nasa isip mo, no? Ay! Panunukso ni Helen nang makita niya si Corazon na nakadungaw sa bintana habang nakangiti itong mag-isa na tila kinikilig ito. Pinagkasabi mo dyan, hindi ko nga siya iniisip, no? Tanggi ni Corazon. Kunwari ka pa, pero yung totoo, eh gusto mo talaga siya.
hindi naniniwalang tugon ni Helen. Pero alam mo, may naisip ako. Alam mo naman yung story ni Sleeping Beauty, di ba? Dagdag na makahulugang tanong ni Helen. Oo naman. Bakit? Anong mayroon dun? Takang tanong ni Corazon. Eh kasi di ba, hindi ata nung nagising si Sleeping Beauty na para siyang patay. Tapos, nagising lang siya matapos halikan ng isang prinsipe. Dahil iyon sa totoong pagmamahal. Paliwanag ni Helen. Ngunit hindi kaagad nakuha ni Corazon ang punto niya. Eh paano kung isang true love kiss lang pala ang solusyon para lumaki ang dibdib mo? At halik pala tingin daw ang solusyon dyan sa matagal mo ng problema. Suwisyon ni Helen. Dahilan na para mapaayos pa lang tayo si Corazon. Oo nga no. Ang galing ng naisip mong ideya, Helen. Pagsang-ayon ni Corazon nang maisip niya rin iyon. Pero, sigurado ka bang si Window ang true love kiss ko? Nag-aalala lang tanong ni Corazon. Ikaw lang ang makakasagot niyan, Corazon. Sino ba ang lalaki nagpapatibok ng puso mo? O, kanino ka ba may nararamdaman na pagmamahal? Kahit katiting lang. Hinuha pa ni Helen. Napaisip naman si Corazon at tama nga si Helen. Sa isang lalaki lang naman siya mayroong nararamdaman. Tama ka nga. Kay Window lang naman ako may gusto. Pagsang-ayon ni Corazon, dahilan para mapangiti si Helen. Bakit pala Window pangalan nun? Biglang tanong ni Helen dahil sa pagtataka matapos niyang maisip yun. Binatukan tuloy siya ni Corazon dahil doon. Seryoso tayo nag-uusap dito? Bigla-bigla mo yung isisingit. Reklamo niya pa. Eh bakit ba? Seryoso naman ang tanong ko ah. Balik ni Helen habang kumakamot sa ulo kung saan siya binatukan ni Corazon. Eh kasi ang sabi niya sa akin, wala raw maisip ang nanay niya na pangalan nung pinapanganak siya. Kaya nung nakita nito ang bintana, yun na lang pinangalan sa kanya. Paliwanag ni Corazon. Ang weird talaga. Yung ang gwapo-gwapo niya tapos ang pangalan niya Window. Panira yun. Nakakawala ng angas. Punto ni Helen. Eh, kamusta naman second name ko ha? Giit ni Corazon sabay irap kaya biglang natawa si Helen. Oo nga no. Pangalan mo palang pamatay na. Corazon Funeraria Pamintuan. Tugon ni Helen na binanggit niya pa ang buong pangalan ni Corazon. Talagang pinagtagpo kayo ni Window, no? Parehong kakaiba ang pangalan niyo. Yee, bagay na bagay talaga kayo sa isa't isa. Panunukso pa ni Helen. Ang kwento kasi sa pangalan ni Corazon kung bakit siya mayroong second name na Funeraria ay dahil nung ipinanganak na siya, walang makuhang kasakyan ang tatay niya. Kaya wala silang choice kung hindi parahin ang dumaang kasakyan na ginagamit para sa mga patay. At dahil malayo pa ang lugar nila sa bayan, sa sasakyan pa lang ay nanganak na ang nanay niya. Kaya't dahil doon, dinagdag sa pangalan niyang Corazon ang Funeraria. Kinabukasan, habang naliligo si Corazon sa puso, dumating din si Window para maligo. Kaya't nagkasabay sila. Sige, ikaw muna maligo para ipagbomba kita. Pagboluntaryo ni Window para hindi na mahirapan si Corazon. Kapag mag-isa lang kasing maliligo si Corazon, kailangan niya pang punuin muna ang timba at kapag naubos ng laman nito, kailangan na naman niyang magbomba para punuin ulit ito. Kaya malaking tulong kapag mayroon siyang kasama. Tahimik si Corazon habang naliligo dahil naalala niya ang sinabi ni Helen kahapon tungkol sa isang true love kiss. Pasimple tuloy na napatingin si Corazon sa labi ni Window hanggang sa napalunok siya sa sariling laway. Gawin ko na ba? Pagkakataon ko na to. Imbis kami lang dalawa nandito. Pagkausap ni Corazon sa kanyang sarili sa pamamagitan ng isip niya para hindi siya marinig ni Window sa binabalak niyang ito. Okay ka lang Corazon, mukhang natutulala ka ata. Puna ni Window dahilan para mapaayos si Corazon at dali-daling nagbuhos ng tubig sa kanyang katawan para matapos na siya kaagad. Bahala na. Hindi ko malalaman kung hindi ko ito susubukan. Pangungumbinsin ni Corazon sa kanyang sarili. Pagkatapos ay kinuha na niya ang mga gamit niya at nabilis siyang lumapit kay Window na inosenteng nagbobomba. Window,
May gagawin ako ah. Pero huwag kang magagalit sa akin. Pakiusap ni Corazon nang makalapit na siya sa binata. Gagawin? Anong gagawin mo? Takang tanong ni Window. Basta, pumayag ka na lang please. Huwag kang magagalit ah. Muling pakiusap ni Corazon. Dahil naman sa labis na pagkagusto ni Window kay Corazon, kahit wala siyang kaide-ideya sa gagawin ni Corazon, ay bigla na lamang siyang tumango. Nang tumango si Window, ay bigla na lang siyang mabilis na hinalikan ni Corazon sa labi niya. Dahilan para bahagyang manlaki ang mga mata niya sa gulat. At nabitawan niya pa ang pagbomba sa puso dahil sa pagkabigla. Pagkatapos siyang halikan ni Corazon, ay bigla na lang kumaripas ng takbo paalis si Corazon na walang sinabi kahit ano. Naiwan naman si Window na tulala habang hinahawakan niya ang kanyang labi na siyang hinalikan ni Corazon. Ayos ah, hindi nga ako nakaranas ma-hit and run sa tanang buhay ko. Nabiktima naman ako ng kiss and run. Biro ni Window sa kanyang sarili na makarecover na siya sa pangyayaring iyon. Napailing-iling pa siya habang may bahid ng pangiti sa kanyang mga labi. Dahil kahit isang nakaw na halik lang yon, hindi niya maitatangging labis niya iyong nagustuhan. Samantala, pagkatapos nakawa ni Corazon ang halik si Window, dali-dali siyang pumasok sa kanyang kwarto. Sinara niya pa ang pinto at hingal na hingal siyang sumandal dito. Bakit ganun? Wala namang nangyari. Hindi naman lumaki dibdib ko. Reklamo ni Corazon sa sarili. Dahil pagkalipas ng ilang minuto niyang paghihintay, ay ganun pa rin ang dibdib niya at walang nagbabago. Naghintay pa siya nang naghintay hanggang sa... Buisit to! 5 oras nang lumipas, wala pa rin nagbabago. Lagot talaga sa akin yung Helen na yun. Siya nakaisip nito eh. Palpak naman. Paano ko pa nito haharapin sa Window pagkatapos ko siyang halikan? Nanlulumong pagreklamo pa rin ni Corazon sa kanyang sarili. Naaalala niya pa lang kasi ang ginawa niyang paghalik kay Window, labis nang namumula ang kanyang pisngi at tainga sa sobrang hiya na kanyang nararamdaman. Dahil sa ginawa ni Corazon, hindi niya tuloy magawa kahit tingnan man lang si Window. At kung may pagkakataon, ay lagi niya itong iniiwasan. Ilang araw din siyang hindi lumalabas ng bahay para lang hindi niya makita si Window. Kaya tuloy, sa gabi siya naliligo sa poso kapag alam niyang tulog na ang mga tao, lalong-lalo na si Window. Dahil din kasi sa paghalik na iyon ni Corazon kay Window, may bigla siyang napagtento na siyang nagpagulo ng sobra sa isipan niya ng ilang araw at hindi siya matahimik dahil doon. Samantala, si Window ay napapansin niya na rin ang pag-iwas sa kanya ni Corazon. Hanggang sa dumating ang araw na hindi na kayang tiisin ni Window ang kanyang pagtataka, pag-aalala, pangungulila at ang kanyang nararamdaman para kay Corazon na hindi na niya mapigilan. Kaya naman nagdesisyon na siyang puntahan si Corazon sa bahay nito para matahimik na siya at masagot na lahat ang katanungan niya. Corazon! Corazon! Tawag ni Window dito nang makarating na siya sa harap ng bahay ni na Corazon. Corazon! Nandyan ka ba? Muling tawag ni Window. Mabilis na napabalikwas si Corazon sa pagkakahiga nang marinig niya ang boses ni Window sa labas ng bahay nila. Oh my God! Nandyan si Window! Anong gagawin ko? Natatarantang tanong ni Corazon sa kanyang sarili habang nagpapabalik-balik siya sa paglalakad paroon at parito dahil hindi niya alam ang gagawin. Corazon! Please, kung nandyan ka, kausapin mo naman ako! Natigilan si Corazon nang marinig niya muli ang pagmamakaawa ni Window. Labasin ko na kaya siya? Tanong ni Corazon sa kanyang sarili. Bahala na kung anong mangyari. Basta, dapat ko na itong masabi sa kanya. Desisyon ni Corazon. Nahihiyaman ay lumabas na rin si Corazon dahil gusto na rin niyang makausap si Window at sa tingin niya ay ito na ang tamang pagkakataon. Bakit mo ko hinahanap? Tanong ni Corazon na hindi niya magawang tignan si Window sa mga mata nito. Gusto sana kitang makausap kung nanaisin mo. Hiling ni Window na puno ng pagsumamo kaya walang ano-ano'y tumango na rin si Corazon bilang pagpayag. Lumabas na si Corazon sa bahay nila
para sa labas sila mag-usap ni Window, hanggang sa matagpuan na lang nila ang isa't isa sa bakanting lote na siyang tambayan nila. Tahimik silang dalawa hanggang sa makarating sila sa bakanting lote. Tila naghihintayan kung sino ang unang magsasalita. At nagkatinginan sila nang biglang, "May gusto sana akong sabihin sa'yo." Sabay na wika ni Corazon at Window sa isa't isa. Tipid na pangiti si Window dahil doon. "Ikaw nang mauna." Pagpaparaya niya kay Corazon. "Hindi, okay lang. Ikaw nang mauna." Tanggi ni Corazon. "Promise, ikaw na talaga mauna." Balik ni Window pero hindi pa rin niya napapayag si Corazon. Kaya naisip ni Window na, "Ganito na lang. Sabay na lang kaya tayo. Ano, game?" Suwisyon ni Window. Nagustahan naman iyon ni Corazon. "Sige ba?" Anya pa. "Okay. Pagkabilang ko ng tatlo, sabay tayo magsalita." Pagbibigay instruksyon ni Window na tinuwaan naman ni Corazon. 1, 2, 3. Pagkatapos magbilang ni Window ay kaagad silang sabay na nakapagsabing, "Mahal kita, Window." "Mahal kita, Corazon." Natigilan silang dalawa at nagkatitigan dahil pareho ang kanilang mga sinabi. Dahil doon ay napangiti si Window sa narinig. "Tama bang narinig ko? Mahal mo rin ako?" Paninigurado pa ni Window. "Narinig mo na eh. Kailangan pa bang ulitin?" Nahihiyang kontra ni Corazon. "Sige na. Gusto kong marinig ulit na sa'yo mismo manggagaling." Pamimilit pa ni Window na tila'y nagpapakyut pa ito. "O sige na nga. Ito na ah. Uulitin ko na kaya makinig ka." Napipilit ang pagpayag ni Corazon kahit nahihiya siya. Sunod-sunod namang tumango si Window na tila hindi na ito makapaghintay. "Mahal kita, Window." Muling pag-amin ni Corazon kaya napatigil si Window na abot hanggang tenga. "Mahal na mahal din kita, Corazon." Tugon ni Window sa dalaga na hindi naman mapigilan ni Corazon ang sarili na kiligin. "Kung ganun, ibig sabihin ba nito ay tayo na?" Dagdag na usisa ni Window. Pag-iisipan ko muna." Mabilis na sagot ni Corazon sabay iwas ng tingin. Kaagad na hinuli ni Window ang tingin ni Corazon at hinawakan niya pa ito sa magkabilang pisngi para hindi siya maiwasan ng tingin. "Ang daya naman. Bakit pag-iisipan mo pa eh mahal mo naman ako ah." Git pa ni Window. Pagkatapos ay humaba pa ang uso nito na tila nagpapaawa. "Parang sirato." Imbis maawa ay natawa lang si Corazon kay Window. "Siyempre joke lang yon. Ang sagot ko ay oo. Kaya tayo na." Anya pa. "Talaga? Tayo na?" Naninigurado na tanong ni Window. "Oo nga, tayo na." Tugon naman ni Corazon na natatawa pa siya sa reaksyon ni Window. "Yes! Girlfriend na kita! Thank you Lord! May girlfriend ako!" Ubod ng sayang sigaw ni Window sa kawalan na wala siyang pakialam kahit may makarinig sa kanya. Patuloy pa siya sa pagsigaw matapos iyon, kaya hinahabol ni Corazon ang bibig niya para takpan ito. Pero walang nagawa si Corazon nang yakapin na siya ni Window ng mahigpit habang patuloy pa rin ito sa pagsigaw. Kaya natawa na lang si Corazon dito. Matapos ang masayang araw na iyon nilang dalawa, ang kanilang relasyon ay nagpatuloy sa loob ng maraming araw. Linggo, buwan, at hanggang sa kasalukuyan. Dahil sa tunay at tapat na pagmamahal ni Window, wala nang rason para kay Corazon na magbago ang nararamdaman niya para rito. Dahil sa katunayan ay mas lalo siyang nahuhulog kay Window sa bawat oras na lumilipas. Lalo pat palagi nitong pinaparamdam sa kanya kung gaano siya nito kamahal at kung gaano kaswerte si Window na dumating si Corazon sa buhay niya. Dahil din kay Window ay unti-unti nang nawala ang mga insecurities ni Corazon sa kanyang sarili. Lalo na sa kanyang dibdib. Hanggang sa tuluyan na niyang natanggap at minahal ang kanyang sarili sa kabila ng pagiging flat-chested niya. Nagkaroon na rin siya ng confidence dahil sa tulong ni Window. Kaya wala nang dahilan para pakawalan niya pa ang isang lalaking nagparamdam sa kanya ng tunay at purong pagmamahal.
Natanggap siya kahit sa ang anggulo. Natapos na rin ang parusa kay Window ng kanyang mga magulang, kaya pinayagan na siya ng mga itong bumalik sa Maynila. At nung bumalik sa Window, ay kasama na niya si Corazon na lumuwas dahil sa Maynila nila napagdesisyonan na bumuo ng sarili nilang pamilya. Lumipas ang mahabang panahon hanggang sa... Ano ba to? Nakakainis naman! Sigaw ni Corazon na may kasamang pag-iyak dahilan para magulat si Window habang nagka-carwash siya. Kaya dahil sa labis niyang pag-aalala kung anong nangyari kay Corazon, ay iniwan na lang niya basta-basta ang kanyang ginagawa at nagmamadali siyang tumakbo paakyat sa kwarto ng kanilang unang baby kung saan nandoon si Corazon ngayon. Mahal, ano nangyari? Hinihingal na natatarantang tanong ni Window sa kanyang asawa. Piling ko hindi ako karapat dapat na maging nanay, mahal. Pag-amin ni Corazon na mangiyak-ngiyak pa ito. Aha, bakit naman mahal? Nagtatakang tanong ni Window dahil hindi niya maintindihan ang ibig sabihin ng kanyang asawa. Eh paano kasi? Wala akong dibdib o. Hirap na hirap sa mipsip si baby. Sa nipples ko. Tapos wala pang lumalabas na gatas. Ayoko na. Hindi ko deserve maging nanay. Paglalabas ni Corazon ang kanyang sama ng loob, dahilan para malaglag ang panga ni Window. Dahil akala niya ay may masama na nangyari. Iyon pala ay dahil lang sa dibdib ang pinoproblema ni Corazon. Mahal naman, akala ko naman kung ano nang nangyari. Giit pa ni Window. Nakahinga na rin siya ng maluwag hanggang sa natawa na lang siya sa kanyang asawa. Ano ka ba mahal? Hindi naman porket wala kang dibdib eh hindi ka na deserving maging nanay. Saka huwag mo nang problemahin yon ha? Kung wala nang lumalabas na gatas sa'yo, tapusin ko lang yung pagka-carwash ko, tapos bibili ako ng gatas at tsupo ni baby. Okay ba yun? Paliwanag ni Window kay Corazon at suwesyon niya. Nabuti pa nga, naawa na kasi ako kay baby. Umiiyak na siya dahil wala nang masipsip sa akin na gatas. Katwiran pa ni Corazon. Hayaan mo na, kung wala nang masipsip si baby, ako na lang ang sisipsip dyan. Kahit walang lumalabas na gatas, hindi ako iiyak. Pahabol pa ni Window kaya imbis maiyak si Corazon ay nauwi sa tawanan ang sandaling iyon. Wakas. Nakakaaliw at nakakakilig. Yan ang hatid ng ating kwento ngayong araw. Maraming salamat sa palagi at patuloy na pagsuporta. Lalo na kina Christine Quirante at Sirlo Quirante from Dumanhug, Cebu. Telda Susan from Davao. Adi Flores from San Vicente, Pangasinan. Lynn Valera from Taiwan. Rose Salve from Singapore. Jean Bernarte from Hong Kong. At kay Jocelyn Galivo Molo from Tajeros Convention, Rosario, Cavite. Ano naman kaya ang aabangan natin sa susunod na istorya ng inspirasyon at pag-ibig? Dito lang yan sa Inday Series.